Hi guys! Dito na naman po tayo sa panibagong video recipe sa araw na ito. Pero bago po tayo simula, kung mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe, like, at saka pakisipa na rin po ang bell sign para po ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video escape. Salamat po! Araw na ito, gagawa tayo ng pandesal. This is my second time na gawin ang video na ito, pero dahil po yung una na copyrights kaya dinilit ko, at ngayon, gagawin na naman po natin. Handa na ba kayo mga ka-housemate? Tara na, umpisahan na natin. Kumuha ng malaking bowl at ibit ang dalawang itlog. Ihalo ang melted butter. Wala kayong butter, pwede din vegetable oil. I-mix ito at saka ilagay ang asukal. I-mix ulit. Pero bago ang prosesong ito, ang ginawa ko, nagpainit ako ng milk at saka nilagay ang yeast hanggang hinayaan ito ng 5 to 10 minutes. Ihalo ito sa egg mixture. Haluin mabuti hanggang sa mag-incorporate ang dalawang. Ngayon, ibubuhos natin ang ating arena pero hindi po siya insanan. Bali, gradually po siya. Bali, ginawa kong 4 parts. So, yan, binuhos ko na ang first part and then second hanggang sa maubos lahat ng arin. Patuloy lang po siyang haluin hanggang sa maging sticky mixture. Ayan, last na yata o hindi pa. So, another batch pa mamaya bago matapos lahat ng arena. Kapag ganap ng maubos ang ating arena, pwede na itong hawakan. Simulan na natin siyang hawakan at inid ng bonggang bongga. Ayan, nakikita naman nyo siguro, inid at saka inid hanggang sa maging soft dough na siya. Kapag masyadong sticky siya to handle, pwede pong patakan or lagyan ng arena, pero hindi masyadong madami kasi we just need some perfect and not sticky dough. Ayan na, tapos na ang ating kneading session. So, kukuha tayo ng bowl, nalagyan natin ng, pahiran natin ng konting butter. Ayan, and then ilalagay natin ang ating super bowl. Ayan, smoothen lang natin ng konti and then takpan siya, cover siya at let set aside ng 45 minutes. After na rest ang dough, ayan na, ipapunch na natin at saka isa-shape ng naayon sa inyong kagustuhan na shape. So ako, gagawa ako ng bowl this time dahil mahilig ako sa bowl. Pero bago tayo mag-bowl-bowl, gagawa muna tayo ng sausage. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng mahaba-habang sausage. Ayan, sausage at saka ikat ng bonggang-bongga. O, ayan pa, papakita ko sa inyo. Sausage, and then cut the sausage, and then, yan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng aking pandesal ball. Ayan, ng bonggang-bongga. Ayan, tapos na natin nakat lahat. Ayan, bibilugin na natin ang pandesal. Ayan, bilog-bilog. Inabaling binibilog ang pandesal. Wag lang tayo ang binibilog. Masakit kaya yun, binibilog ka. Ouch. So, after kang bilugin, ididip na, ididredge natin sa breadcrumbs. Mas masakit kaya yun. After natin i-dredge, ilagay na sa baking tray. Ayan. So, baking tray. Tapos,
later on, i-cover natin siya at i-rest ng 20 minutes. Umalsa na ulit siya. So, ngayon, it's time for baking time. So, lagay natin sa preheated oven ng 25 minutes. Yay! Ayun. Namoy nyo ba, mga ka-housemate? Oh my goodness. Super yummy. Amoy pa lang. Tinapay na. Ay, wala akong maipakita. Papakita ko sa inyo kung paano kumain ng pandesal without nating diyan na po nagtatapos ang ating pandesal. Ginawa ko to 100 times already, so marami akong collection kasi ang hilig-hilig kong mag-picture. So every time magluto ako, pinipicturan ko yan. So marami talaga akong ginawang pandesal for breakfast, snacks, super yum, cheese whiz, o kaya butter, o kaya cheese lang. Super good. Saka kapag medyo matagal na, ilagay mo sa oven, babalik siya sa pagkalambot. Kaya yan, another batch na naman yung mga yan. Iba't ibang variation. Minsan nilalagay ko pa yun ng chocolate sa loob. Ang aking pandesal. Super yum, super bango. At saka, mas malambot pa to. Kasi malambot ang puso. Hindi po nag-subscribe, mag-subscribe na po tayo bago man lang po tayo alis. Mag-iwan po kayo ng bakas. Saka maaari din po kayo mag-comment kung anong gusto nyo or matutunan. Katulad ng gusto nyo mag-request ng mga any recipe na pwede nating i-gawin at saka i-upload sa susunod na ating video recipe. Salamat po! Bye-bye! Oops, dito ka pa. Okay, magbibigay ako ng pasilip para sa susunod na recipe na ating gagawin. Gagawa tayo ng Swiss roll. Exciting. Ayan. Tuturuan ko kayo 'yan, pero para po ma-notify kayo kung kailan ko i-upload, i-press niyo po ang bell button. Subscribe na rin po kung hindi, at i-like saka share. Thank you po. Bye-bye.